So ayan, welcome back to my channel. Ngayon naman po ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng perfect at sobrang dali lang gawin na pie crust. So pwede po ito sa egg pie, pwede po ito sa pineapple pie, pwede din naman ito sa buko pie. At ito lang po ang ating mga sangkap na gagamitin. So sa isang bowl or sa isang palanggana na nga, para kasi malaki po itong recipe natin. Usually po kasi yung iba nagtatanong sa akin, actually may ginawa na po ako dati nito. Kaya lang may mga questions sila. So lalo na po yung measurement. So ito pong all-purpose flour natin ay isa't kalahating kilo. Ngayon tatakalin po natin siya sa cups. And so, ayan na nga. Ang isa't kalahating kilo pala ng all-purpose flour, 12¾ cups. And ito naman pong ating shortening or vegetable lard ay 200 grams. At tatakarin din natin po ito sa cups. Ito pong ginagamit ko ay 1/2 cup po ito. So, kalahati, 1/2. Natitira natin, kailangan isasama po natin yung mga tira-tira kasi kasama po siya sa timbang. So another 1/2 cup. O bale, ang 200 grams na shortening or vegetable lard ay 1 cup. Then ito naman pong ating margarine ay 100 grams. So takalin din po natin ito. So, ang 100 grams ay 1/2 cup. So, haluin lang po natin ito ng ganito. So, bali, gagamit po ako dito ng malaking lata ng evaporated milk. So, takalin din po natin ito. Bali, isang latang tubig po ito. At ang laman niya ay 2 cups. 2 cups and then may kalahati pa. So, 3 cups. So, bali, ang tubig po natin mga kasosyo ay isa't kalahating lata ng malaking evaporated can. So, probably ang laman po yun ay 370 ml. So, tinakal po natin ito sa cups. So, ang lumabas po ay 3 cups. So, masahin lang po natin ito gamit ang kamay. Siyempre, ang kamay po natin ay malinis siyempre. Maghugas muna ng kamay bago gawin ang pagmamasa. Mas maganda po magmasa kapag talagang nakakamay kasi mafe-feel mo po yung texture ng dough. So, masahin lang po natin ito hanggang sa wala na pong natitira na tuyong harina or tuyong flour. Magdadust lang po tayo ng all-purpose flour. And then, mamasahin po natin ito ng ganito. Ito pong crust na ito mga kasosyo ay tested ko na po ito dahil ako po ang gumagawa ng egg pie sa aming panaderya. So, talagang mabenta po siya. Promise! Ang pagmamasa po nito mga kasosyo ay abot siguro ng mga 10 minutes. Pero kung meron po kayong roller dough or makina, pwede nyo naman pong imakina ito. Pero ako po kasi gusto ko po na kamay lang, mano-mano lang para malambot po kasi malambot po yung
crust kapag ganitong kamay ang ginagamit. So, and then rest po natin ito mga kasosyo ng mga 20 to 30 minutes kasi medyo aalsa po siya ng konti and then lalambot po siya lalo. Tinakpan ko na rin po ito ng plastic at tela. So, habang nakarest po ang ating dough, papahira na po natin ngayon ang ating mga molde o ating molder ng margarine. So, pwede rin naman po kayong gumamit ng vegetable lard or shortening sa pagpapahid ng ating molder. So, ginagawa po natin ito para kapag kinuha na po natin ng pie ay hindi po didikit. Madali lang po siyang tanggalin. So, ayan, gawin lang po natin ito hanggang sa maubos natin. Bali, lima po ang gagamitin nating molder. So, ayan. And so, after 20 minutes, ito na po ang ating crust, ang ating dough. So, ayan, medyo lumambot nga po siya, mga kasosyo. So, hatiin po natin ito ng lima. So, ayan mga kasosyo, ganito lang po ako gumawa ng crust. As in, sobrang dali lang po talaga. Kahit nasa bahay kayo, ay aba naman. Kahit wala kayong makina, roller dough, pwedeng-pwede. Gumamit lang tayo ng rolling pin. Sobrang dali lang. So, i-flatten lang po natin ito gamit ang rolling pin. So, yung tama lang po nakapal ng crust. So, wag naman po masyadong makapal. Tamang-tama lang po. I-flatten po natin ito. Pakinisin natin. Yan, pati rin po sa kabilang side. So, ayan. Pwede na po. Ayan. So, ganito lang po kadali na lagyan ng design ang inyong pie crust. Sobrang dali lang mga kasosyo. Pero nasa sa inyo po kung may gusto kayong ibang design para sa molder, sa crust nyo, pwede din naman po. Ako po kasi gusto ko ganito yung design niya. Napansin nyo po yung mga molder ko medyo luma na po siya. Kasi po talagang lagi ko siyang ginagamit kasi nga talagang best seller po talaga itong egg pie na to sa panaderia namin. Sa isang linggo po, gumagawa po ako nito mga 4 na beses. Ganyan. 4 na beses po na ganitong kadami. So, maliban pa po yun sa dinidisplay ko po na ibang tinapay pa. So, ayan, yan mga kasosyo. Sobrang dali lang. Ayan, tapos na kagad. So, ayan na po, nakagawa po tayo ng 5 crust at may tira pa po tayo na konti. So, bali, yun, tamang-tama lang po yung isa't kalahating kilo para sa 5 molder ng ating pie. Okay? So, sana po nagustuhan niyo po ang aking video. Kung yung hindi pa po nagsusubscribe at gusto po ng ganito mga video ay mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Abangan niyo po ang recipe ko na ilalagay dito, which is yung ating filling ng ating egg pie. Thank you for watching!